Hello, magandang araw po mga kaibigan at unang-una sa lahat gusto kong magpakilala sa mga hindi pa nakakilala sa akin. I'm John Carlo Valentos. You can call me JC. You know, I'm a registered civil engineer. I passed the board last May 2018. Okay. So, dito sa video na ito pag-uusapan natin yung mga brain foods. You know, yung mga pagkain na nakakatulong sa iyong utak. Especially when you are, you know, reviewing for an exam or, you know, kung magtake ka ng boards, ito yung mga magandang i-consume, ano. Ito rin yung mga kinonsume ko nung kami ay nag-review for the board examination before May 2019, okay? We reviewed for 6 months, okay? So, ito yung mga tintake ko, okay? At kinakain ko nung mga panahon na yun. Na sigurado naman akong nakatulong sa akin. Okay, so, the first thing na gusto kong i-share sa inyo, the first one, you know, although it's not literally a food, you know, it's really important for the brain, you know, it acts like, you know, something na nagpapaayos or nagpapaganda ng kondisyon ng iyong utak, okay? And once na na-miss mo kasi ito, yung health ng utak mo is, you know, magde-degrade siya. So, you need to sleep, okay? You need your sleep. No matter how hard the exam will be, okay, always remember to get your sleep, okay? It doesn't really matter kung 6 hours lang yan, okay? But you can go lower than that. Okay? Magiging mahirap na yun para sa utak mo. Ano? Nung ako yung nagre-review, I do, no, review hanggang 2, hanggang 10 PM lang. Although yung mga kasama ko madalas 12 o'clock sila. Okay, and may mga iba pa na umabot ng madaling araw. I don't do that, especially yung kalusugan ko rin noon is napansin ko na hindi maganda nung unang mga araw kasi na ginagawa ko, sumasabay din ako sa kanila. Ano? Parang hindi kasi ano sana yung katawan ko doon. So, araw-araw nagkaroon ako ng ubo and umabot ng may kitasang buwan na tayo pagkaalala ko. Hindi siya maalis-alis, gumamit na ako ng kung ano nung gamot, bumili ako sa mercury, hindi siya naalis. And not until nung binago ko yung review routine ko na hanggang 10 PM na lang ako nag-review and the rest na break time ko na lang ng araw, doon ko na lang binabawi yung mga hindi ko nare-review. Okay? I focused more on getting my sleep, you know, getting enough sleep for my brain, okay, so, at para na rin sa aking kalusugan. And doon ko lang napansin na unti-unting nawala yung aking ubo, okay, so, wag nyo rin i-abuse yung health nyo pag nagre-review kayo, so, para hindi kayo magkasakit, okay, so, kasi mas mahirap yun, hindi kayo makakapag-focus sa review nyo kung meron kayong sakit. And minsan nga, hindi ka talaga makakapag-review. Okay? So, the next food, okay? That was not literally a food, but, you know, something that's really important for the health of your brain. So, yun yung number one, sleep. And the second will be water, okay? Water. Naalala ko nun nung nagre-review kami. Lagi kaming sinisisi nila. May isa kasi akong kasama na parehas kami na nagko-consume ng mga foods na alam namin kailangan ng utak namin. Especially pag nag-review ka, more on lagi kasi hindi ka na mapagluto. Marami kami kinakain na instant. So, very unhealthy. Kahit pa paano man as long as possible, yung sa pagkain naman para sa utak. Okay? Para mas maging healthy yung utak natin kahit na gano'n ang kinakain namin madalas ay kailangan nandun pa rin, okay? So, pangalawa is yung water nga. So, lagi kami sinisisi, kami dalawa ng kasama ko nun pag nauubos na yung mineral water namin. Kasi pag uminom kami, makikita nila kami talagang pipilitin namin inumin yung hanggang kaya namin inumin. And that's one of the suggestions as well nung isa sa mga instructor namin sa review center. Okay, sa magaling na instructor on physics and hydraulics. Yun din ang kanyang payo, ano. Nung siya rin daw ay
nagre-review. Lagi siyang may baon ng malaking ano container ng water. So, she consumes that while reviewing. Okay? Kasi kailangan natin yun. Alam naman natin kung gaano ka-importante yung tubig sa ating katawan. Lalong-lalo na sa ating utak. Okay? And by the way, yung professor nga namin pala na yun, noon is a girl. Kaya sinabi ko she. Okay? And last but not the least, of course, is chocolates. Okay? Hindi naman kailangan na ano, hindi naman kailangan na yung mga mamahaling chocolate. Hindi, doesn't mean na pag mas mahal is mas okay siya sa utak mo. Hindi, hindi kailangan ng ganun. So, you can buy cheaper chocolates. Katulad ng ginagawa ko, Cloud 9 sa ano lang. Cloud 9 sa Choco Mucho. But when I run out of it, pag na-deplete na, nauubos, lagi akong bumibili agad ako, pumunta ako sa grocery, okay? Sa halagang 60 pesos na, ang dami ko na nakastock na chocolates, okay? And I consume that before reviewing. Every time na gusto kong kumain ng chocolates, kakain lang ako. And, you know, yung sugar daw kasi, yung sugar content ng chocolates talaga, based on research, is really important for the brain, okay? Really good for the brain, I mean. So, yun yung tatlong main foods na may share ko sa inyo. And I hope that this will help you as well on your journey, ano? Kung ano mang exam yung itatake nyo. And thank you.